Tingnan natin po yung ano, model house, model units. So, dito tayo sa baba. Oh, definitely. Definitely mas maganda sa taas. Kung mga FW dyan, kung gusto nyo magkaroon ng sariling bahay dito sa San Mateo, gitnang bayan. Ano pong tawag dito, ma'am? Single? Single detached house? Yung po yung ano tawag doon? Bungalow? Single detached din po siya, pero... May car ano? Sa ano lang po kasi, down slope terrain. Ah, down. Tsaka yung design niya magkaiba. Sino po mas parang mahal? Parang modern siya. Ito po. Ah, ito? Ah, siya po. Magkano kaya ito, ma'am? Ito po, Layla. Nasa ano po yan? Kasama po ang lote. Oo. Lahat. Nasa 8M. 8M. Ito po. Ito po. 10M pataas po yan. Ah, 10M. So, kasama yun. Kasama na po yung lote. Kasi kasama yung lote. Per, ang iba po kasi ang bayaran sa lote po. Ah, oo. Kasi yung iba gusto nila ng garden, ano? Opo. Oo. 16,000 per square meter po ang lot area na po. Sige ang, po. Thank you, ma'am. So, ayan, narinig nyo kay ma'am na 16,000 per square meter. This is approximately lang po ah, 8 million. Ito yung 10 plus million. So, ganun lang po approximate. Pero maganda po ang gawa oh. Kasi parang mas tight ang lupa dito eh. Mas tight siya. Doon medyo mas expanded kung mailigay sa garden. Meron siyang garden doon eh. Naka-slope kasi, hindi kaya din natin makumpara kung sino mas matangkad, pero parang parehas lang siya. Pasok tayo sa loob ah. Ito yung carport. So pare, ano daw ito? 8 million? Kasi, iba po ang bayaran sa lote at sa bahay. Kasi yung lote, pwede niyo pong lakihan ng lote. Yung bahay, maliit lang kung mahilig kayo magtanim. Ito po model house, kaya naka-setup na parang maganda. Pero ano siya? Oh, ganda pagkakagawa. Maganda. Ewan ko lang kung kasama kaya ito, pre? Ito? Hindi, no? Yung mga furnishings na ganyan. Pakahoy. Parang di, ito lang, no? Hindi maganda. Sa akin lang po ito, hindi ko gusto yung hagdan. Yan, tube. So ito, center mirror. So ito, ay, gusto ko yung ano niya. Gusto ko yung kusina niya. Tama. Ito yung circuit breaker. Oh, ang laki ng lababo. Oh, kung meron po kayong 8 million, mga FW dyan, mag-invest na kayo. Pwede niyo po akong kontakin, Pinoy Adventure Rider, or si My Real Estate Notes, Engineer Dennis Morada. And pa-follow up namin kayo, kung i-set up namin kayo kung paano kayo maka-avail nito. Lalo na habang nasa abroad kayo. So ito, ayan, kasi yan yung pinakamalaking ref. Tapos ano, may view. Oh, yan oh. May garden kayo dyan eh, may view. So yan, okay siya. Nalaki ng mga cabinets niya sa taas. Ilo kaya dito? Ganun pala. Yan. So ito yung parang lanay. Yan. Meron din dito. Oh, yan. Mahilig kayo sa mga halahalaman. Okay, tayo sa taas ha. Taas meron silang ano, dito sa ground floor. Ground floor pa lang po tayo ha. Meron silang bathroom sa under the stairs. Ayun. Meron silang bathroom under the stairs. Ayun, meron lang mga ganito. Bathroom lang naman eh. So, and then yung finish niya. Eh, parang sahig, oh. Tayo. Ito lang. Oh. Ito lang. Pwede naman siguro papalitan yan. Palitan yan na lang. Kasi parang ano, eh, oh. Ano ba? Hindi naman siguro papalitan yan. Ito, ganda, oh. Oh!
Aba! May third floor? Attic. Attic? Grabe! 8 million lang oh! Kabili nga ng tatlo. Ito yung bedroom ng anak nyo. Oh, ayan. Patay yung walang kuryente. So with the view, you know, sabihin ng anak nyo, nako, doon ako makapupunta sa Makati, oh, traffic na naman. Ito, liit ng aircon, no? 1.5 horsepower lang siguro yan. Yung pagpatay yung mga ilaw, tatapos mo. At, binuksan mo ba yung mga to? Binuksan mo? O, oh, sige. So, ito yung second floor bathroom. Nasa may gitna ng, ano, ng parang pinaka-walkway niya. So, ito, sa anak nyo rin, pwede rin, oh. Sa anak nyo rin na room. Kaparehas din yung kabila. Yung size niya. Parang isang dipa. Hindi yung isang dipa. Hindi. Ibukan nyo yung hands nyo. Yun ang lapad niya. Yan o. Yan o. Yan ang lapad niya. So, dito, ito yata yung parang master. Ito, yung mga master bedroom. Medyo malaki dun sa mga pambata. So, yan. Tapos, merong sariling, yung master may sariling banyo. May sariling banyo at meron ding sariling balcony. Balcony ba tawag dito, pre? Balcony. Yan. Yung taas niya, attic. Tignan natin. So, parang lumalabas third floor na to, no? Aba! Isang buong ano rin pala. Hangout room. Hangout room din, no? Oh, parang game room. Entertainment room. Ah, wala ng banyo. Talagang tambakan lang. So, kung di nyo gagamitin entertainment room, dito yung storage nyo. Kaya sa tinawag na attic. Na parang lumalabas ay third floor. So, yun. Ayos. 8 million. Patay na natin muna mga ilaw. 8 million. Kapatay na natin mga ilaw. Sa kuryente. Lipat naman tayo dito sa isang ano ah. Isang mas ano. Nasa 10 million pataas ko ito. 10 million. Model house. Amiya Raya. So, mas malaki ito. Mas mataas ang ceiling. Parang mas mataas ang ceiling niya. Ito yung kanyang living room. Ito yung CR. Bathroom. So, living room, malaki rin. Ito, storage room. Sa ilalim ng hagdan, naging storage room. Tapos yung electrical systems. So, same job, same work. Same railing. Ito, may balcony dito, malaki. So, ito. Parang overlooking dito. Makalaki. Ito yung master bedroom. Ito yung kanyang bathroom. So, ano, sa tingin ko, ano, malaki talaga lahat. Pati rooms, malaki. Malaki. Tignan nyo yung sa isa. Yung rooms ng mga bata sa kabilang, ano, oh, tignan nyo. Ganito lang yun, eh. Ito, sobra. Mas malaki ang ano rito. Malaki ang mga kwarto. Kaya siya mas mahal. Pero yung ceiling, parehas lang kaya? Yung ceiling height? O mas mataas dito? High, parang high ceiling dito eh. Ito bathroom. Ito yung parang bathroom ng mga bata ito.
common bathroom ng mga anak niyo. Na may two rooms. Ito naman sa another room. Ganun din, malaki din. Kaysa rin sa kabila. Tapos meron din siyang ano. Yun, view. Ganda, no? Textured, no? Wallpaper kaya ito. Ah, wallpaper. Ayun, no? Yung mga photo, no? Wallpaper. Ay, hindi. Ah, wallpaper, no? Wallpaper nga. Galing. Wallpaper lang pala ito, pre. Ate, wala tong attic, pre, no? Wala. Wala. Ang pinakatambakan nito sa ilalim ng hagdan. So yan, pinwersan namin buksan itong kubo sa gitna ng wilderness. Pwede pala dito yung lagay, hindi mo babasa yung camera. Diba? Kaso ang daming pupo ng ibon, no? Narinig niyo yun? Oh, storm chaser mode kami ngayon. Lagi kaming handa. Dati akong boy scout eh. Skill badger. Yeah, pwede ka ba dito? Oh, alat eh. Charger. Oh, charger. May charger tayo rito. So, may pagkain, di ba? Oh. Kahit nandito kami sa subdivision, wala naman restaurant, wala naman kainan. So, dapat ganyan din kayo. Pagka kayo ay vlogger, huwag nyong expect na kung nasaan kayo, andun lahat. Small things matter. O yan, oh. Extra shirt. Kita mo, basa na kami. May extra shirt ka, pre? Meron. Oh. Extra shirt. Lagi mong dala yan. Tapos, siyempre food, no? Kahit ano lang, candies, ganun. Oh, battery pack. Dapat may dala rin kayo mga ganyan, battery pack. Dahil pag wala na kayong power sa inyong gadgets, pang vlog, tapos na boxing, di ba? Parang nasaksakan dito. Saksakan lang ng guwapo, meron dalawa. Ano pangalan to? DJI Phantom? Mavic Air. Ah, Mavic Air. DJI Mavic Air. So, di po kami makapagpalipad ngayon dahil it's raining. Makapapalik na lang po kami bukas. Dahil makatamaan ng kidlat eh. Kumikidlat eh. Paano kaya yun? Signal. Ang battery niya. Ah, battery niya. So ito, GPS na to, hindi na to Wi-Fi. Wi-Fi pa rin. Leave. We did not exit. We did not find the storm. Dalawa ba yan? Isa lang. Isa lang wala. Thank you. Baka bumalik kami bukas pag umaraw. Hindi kami nakakuha eh. Ha? Mula pa lang, balik kami bukas. Thank you. Magandang talaga. Dito tayo sa bundok. Sa bundok is always no wet. Kahit na sabi mo ano, yung parang El Nino na doon sa Kapatagan, sometimes sa mountains hindi. Malamig pa rin. Kaya kita niya mayabong ang mga vegetation, di ba? So, ganun nga nangyari sa amin. Inabutan kami dito na. Sibi mo ah, ilan lang to? Ilan bang meters to? Wala po 1,000 feet to, di ba? Yung hanggang doon kasi 300 feet. 300 meters.
300 meters siya, so, mula sea level. 300 meters, mga 1,000 feet. Oo, mga 1,000 feet lang po kami, pero may fog na. Meron na kaming na-encounter na fog. Ang baba-baba pa lang. Ito nyo, mayabong na mayabong. Saan mo ba gusto? Dyan o dun sa shotgun? Subukan natin yung dalawang location. Ng aerial. Ito may mga bikers tayo. Night riders. Tignan nyo, walang ilaw. Night riders. Okay yan, maganda yung biking in the rain. Kaya, kasi malamig, hindi ka mag-overheat. Kaya lang, yung bike mo kawawa. Dahil kakalawangin yung mga gears niya kasi parang may acid rain ng ano. Tawag nila, Siko, remember dito yan, no? May mga banas, ayan, no? May slowdown accident from yan yung Siko. Ayan, yung nagka-crash yung mga bike. Marami na mamatay dyan. Ayan, no? Ayan, yung Siko. Tignan nyo naman, no? Kaya tinawag na Siko. It's really, ano, abnormal, no? Wala bang coding dyan, pre? Bakit pinapabayaan nilang ganyan kaano ang likunan? Dapat, di ba, may engineering code dyan, eh? Masyadong matarik yung Siko. Kung first timer mo, magugulat ka kung bakit ganun. Galing ka sa extreme downhill, tapos biglang sasatupuhin ka ng ganun. Elbow curve. Ayun, natataranta yung mga bikers. Either sa bangin sila o sa kanal. Minsan, dalawa lang ang choice nila, sa bangin o sa kanal. Kulumbari. Oo, kulumbari ka eh. Atig ako sa baba. Expand na rin sila. Pero ito, kasi hindi pa natap, no? Nakakatakot pa yung damo, no? Ganda mo, pupusin yung damo, oo. Damo. Diyan, oo. Diyan dapat dadaan yung pababa, eh. Nagugulat, eh. Dati may mga traktoran dyan, eh. Ewan ko, tinigil na naman nila. There's the Bikers Cafe. Ayan, pati yung riders, motorcycle riders.